What is up mga Ginoo at Binibini? Welcome sa isa na namang reaction video, sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Natikman na kaya ni Clay ang pasalubong na keso ni Fidel? Magbabardago na naman kaya this episode yung dalawang pare? Tuloy-tuloy na ba ang pagkakaligtas sa eviction ng housemate nating si Clay? Huwag na natin patagalin, panoorin na natin. Nawala akong magagawa para pigilan siya sa paghahasik ng kabuktutan sa bayan na ito. No soy como tú, mahal na ko. Ipagdadasal ko ang inyong pagtitimpi. Dating kura. Iresa tambien por ti mismo, por ser hipócrita. Alam mo yung kaibigan mo nang bubuisit na monotone yung boss. Galing ng tactics nito eh, no? Pag good boy, kunwari, pero jablo inside. Subo reverencia. Bueno, haz lo que quieras. At gagawin ko naman kung anong kailangan kong gawin para mawala sa bayan na ito isang Crisóstomo Ibarra. Y sobre todo de la vida de María Clara. Alam mo, para kayong engot na dali. Parehas lang kayo ng gusto na mawala si Ibarra pero ayaw niyong magtulungan. Hindi ba naman kayo tulig at kalahating dalaway, no? Pagmumukha mo, singkapal ng balat ng luyang balayan. Ay, naku, manahimik ka! Diyosan ang katiliman at inubuan ng lunal! Oy, Bansot, kumabi-tabi ka diyan dahil ang amoy mo ay daing pa sa imbornal na nagmamaktol! Teka lang, time out. Ano ba yan? Dire-diretso naman, Doña Victorina. Pwede naman pumos ng konti, makaka-operate ako sa ginagawa ko. Grabe yung part 2 ng bakbakan nila Doña Consolacion at Doña Victorina. Mukhang ano ah, they came prepared. Meron silang baong bara. Nag-change outfit pa si Doña Victorina. Pero si Doña Consolacion, parang yung parin yung suot niya nung huli. Doña Consolacion. Palit-palit din ang saya pag may time. Kaya ka na sasabihan na mabantot eh. Eto! Amuyin mo! Amuyin mo! Andang bruma! Amuyin mo! Vamos! Wala po kayong dapat ikagalit, padre. Puros papuri po ang ibinibigay sa kanyang eskwela. Dapat man papurihan ang isang lalaking ganito na pinagsasalitaan ako ng kalapastanganan at idinamay pa niya ang simbahan. Mga salitang magmumula lamang sa bibig ng isang erehe. Wala sa ayos to si Damasue, eh, no? Famous na nga yung tao, eh, talaga pag umaangat ka, meron talagang hahatak sa'yo pababa, eh, no? Hindi ba't dapat kang mangamba, ha, Tiago? Sa kung ano mang kapahamakan, maaaring dali ng Clay na yan at ni Crisóstomo sa buhay ni Maria. So, hindi Padre Damaso, ha? May period ba to? Ba't ayaw magpano? Ayaw magpahawak? Ganon? Silan mo, Padre, ha? Patawad po. Patatawarin lamang kita kapag ginawa mo kung anong makabubuti kay Maria Clara. At kung susundin mo ang ipag-uutos ng sugo ng Diyos. Usapan natin, Padre, kayo, ha? Bakit parang Diyos yung asta nyo? Feeling God ng wala. Chill-chill si Maria Clara, oh. Ano pang klaseng pagtatago ng libro yan? Ang kita pa rin. Mari ka nang pumasok. Hindi ko si Tia Isabel yan. Buti na lang, kakutsaba mo yung pumasok. Ngunit natatakot ako. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa tuloy ng kwento? Ops, teka lang, spoiler. Aba talaga, pumuesto pa talaga. Magkukwentuhan pa ata. Clay, tapos na ba yung mga gawain bahay? Okay. Malalaman mo lang yan. Pag natapos mo ang nobela. Pag tinapos mo ang... May Mr. Torres si Clay, ha? Ay, awa. Salamat sa pagbabahagi nito sa akin. You know, idol! Ay, yan? Libro niya yan, senyorita. Mas maraming ang matututunan sa pagbabasa ng iba bukod sa pinapabasa sa amin sa Bayateryo. Correct. Clay, maaari bang tumito ka na lamang muna? Ano na? Clarita, napasarap ka naman, girl. Pakainahanap na yun ni Tia. May mga gawaing bahay pa yan. Friends yarn. si, gusto ko. Nagiging close na yarn. Sila. Tawa ni Ray. Tosin niya. Yung sinasabi ko, yeah. Eh. Siya. Talaga po si Tia. O, katanabas. Si Tia, walang pakialam sa privacy, no? Dire-diretso. Walang katok-katok, Tia. Ano na? Papa. Ayan na.
itong wawaw. Isa ba yung babaeng kinupo niyo? Oh, kunwari, walang si, alam. Si Papa, siya ho ang aking pitokaya. Maaari niyo siyang tawagin, Clay. Ayan na. Parang familiar ka sa akin. Familiar ka sa akin, bata. Baka po nagkakamali lang kayo. Ikinagagala ko po kayong makilala. Nako, hindi siya natutuwa. Hindi nakikipagkamay ang lalaki yata sa babae. Sumunod kayo sa akin, may importante tayong pag-uusapan. Si. Vamos, si. Ang Clay. Chichismis to. Tinan mo yung mga ganyang ano, intriguera mo do. Ayan, sabi ko na, susunod. Makikichika tong babaeng to. Parang peacock yung dress mo, Clay, ha? Batay sa mga salitang namutawi sa inyo, pakiwari ko, Senyor, na ikaw ay magtatayo ng revolusyon. Tila isang vulkan. Nasasabog. Na naghihintay na lamang sumabog anumang araw. Sa dami ba naman ang stress ni Ibarra, eh, ewan ko lang kung sino hindi sasabog dyan sa ganyang estado ni Ibarra. Ang dami-daming stress na hinahandle ni Ibarra, pero ang importante, pak na pak pa rin, ang OOTD, saka yung hair, oh. Naka-gel ba yan? Ano ba yan? Naka-cream silk? Ganda nung plakado nung hair niya, oh. Huwag ako ang pagsabihan mo, primo. Hugas ka, yung anak mo, dahil siyang nagpasya dahil sa awa. Actually, sa selo. Maliho ang akala nila ukol kay Clay. At saan ka natuto ng pagsagot na mapangahas ay yung ama? Doon ba kay Clay? Kapitan Tiago, mapangahas na yon para sa iyo. Kung pupunta sa generation namin, Kapitan Tiago, at high-blooding ka kaagad. Kung ganyan ang mapangahas sa iyo, Kapitan Tiago, baka diretso ka sa emergency room sa sobrang high blood mo kapag nakausap mo yung mga kabataan na yan. At baka hindi matuloy ang kasal nyo. Yun ba ang gusto mo mangyari, Maria Clara? Brainwash, oh. Brainwash. Kapitan Tiago, para naman kung walang bayag, eh. Ayaw tumindig sa tama, eh. Saan duwag, Kapitan Tiago? Sunod-sunuran, tuta! Naghihintay ako ng sagot mo. Sinagot ka ni, makulit ka lang, eh. Kanina pa sinabing hindi siya tutol, eh. Suportado nga si boyfriend, eh. Ang inyong nais, hindi ko kayang gawin. Ilaban mo, Clarita. Kasi ito, Papa. Patawarin niyo ako. Nasa tama ka, girl. Huwag kang matakot. Ano sinabi mo? Hindi ko kayang wasakin ang pangarap at ang mabuting hangarin ng aking nobyo. Ayan na, takbo, Clay. Madre mia, ngayon ko lang nakitang magalit ng ganyan ang papa mo. Galit na ba yun? Tulala, si ate girl. Dinner in bed? Ito kayo. Grabe. O tara, mag-chismisan tayo. In fairness naman dito sa pander ni Sir Fidel. Patid kong tampalasa ng sabuhin at sagutin ng gano'n ang akin, Papa. Ngunit tila yata nakakaramdam ako ng tuha. Kasi nasa tama ka, girl. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nalindigan ako para sa aking sarili at para sa pagmamahalan namin dalawa ni Crisostomo. Unti-unti mo lang natututunan ang iyong kakayahang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi sungay, Maria Clara. Kundi tapang. Pakpak ang tumutubo sa'yo. Yun, no? Devil. Para bang gusto mo nang kumawala? At ikakampay ko mga pakpak ko para samahan siya. Para pag natupad na yung pangarap niya, na para din naman sa nakararami, sisiguraduhin kong nandun ako para pumalakpak ng ikaw? Napakalakas. Si Maria Clara, ba't ikaw? Pero iba si Sir Ibarra. Dahil ang meron siya, puso para sa mga bata. Puso para sa mga inaapi.
Ibahin nyo talaga si Ibarra, di ba? Siya ang nararapat. May puso para sa mga kabataan. Puso sa mga inaapi. Napakalaki ng puso ni Ibarra. Enroll na sa Ibarra. Kaya hindi nakakapagtakang pusuan din siya ng iba. Ayun, doon ka na huli, Clyde. May crush ka kay Ibarra, no? Umaming ka, katukayo. Hindi, Clyde. Alam na alam ko may crush ka kay Ibarra. Higit na nauunawaan ko na. Overthinker ako, Clyde. Nauunawaan ko na may lihim kang pagtingin sa akin. Subukan na natin itong ayan just na, oh. Ayan na, oh. Ayan na, nag-overthink na si Maria Clara. Si Kapitan Tiago po. Kapitan Tiago, overtime tayo sa paninermo adios, na. Adios, adios. Bawing-bawi ka sa mga episode na wala ka, ha? Kapitan Don Tiago, kailan pa ho kayo nakarating, ha? Maupo ho kayo. Hindi na kailangan. Patay, ayan na. Ano ba ang kaya mong isakripisyo para makasama mo ang iyong pinakamamahal sa buhay? Gabing-gabi na, Kapitan Tiago. Resource na may barang. Baka tanong mo lang ito. Pagpahingayin nyo naman yung tao. Araw-araw ko pong hinahangad na mapabuti ang aking sarili. Nang sa gayon ay mapabuti ko rin ang buhay ng ibang tao, pati na si Maria Clara. Yeah. Kung hindi ka susuway sa pinagugutos ni Padre Damaso. Kahit nang gusto nila ay maging mangmang at walang kalaban-laban ng mga tao dito sa San Diego. Huwag mo akong ipitin, Crisostomo. Kaysa mawali sa'yo si Maria Clara na pareho nating minamahal. Hindi. Isipan mo yung sinabi ko sa'yo. Kung totoo mong mahal ang aking anak at kung gusto mo matuloy ang kasal ninyo. Grabe ka, Kapitan Tiago. Kakabalik mo lang ulit. Niratrat ng sermon yung dahil. Buti pang hindi ka na bumalik at tumagdag ka pa sa stress ni Ibarra. In fairness naman kay Kapitan Tiago, siya na ata ang pinakakalmadong galit. Hindi ko na malaman kung galit ba yun, nag-aalborotoy na ba yun sa galit eh. Kasi nako, stress na naman ang ating bidang si Ibarra. Ano pang magagawa natin kundi mag-antay ng susunod na episode. Magandang gabi sa inyo mga Ginoo at Binibini. Bye-bye!